Ay nako guys, masasabi ko talagang ang pagpupugo ay hindi biro. Makita nyo ang dumi ng painuman, ang dumi ng ating sahig, and syempre ang dumi ng ating patukaan. Lilinisin natin to! Ito nga pala yung update natin sa itsura ng ating brooder area. So meron na siyang tambil ngayon. Ito yung dalawang cage natin na 200 and 150 heads ang laman. Hello guys! Good morning! Ito ang inyong Kuya Ace ng Lakbay ni Alas. And actually parang 8 days or 9 days na tayong hindi nakakapag-vlog. So medyo busy tayo. And guys, ang magpugo ay hindi biro. So kung nag-aalaga kayo ng DOC at medyo madami na, eh talagang medyo matrabaho na. So ito na nga, for today's video, ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung ginagawa kong paglilinis nitong ating maduming kulungan or brooder ng ating mga DOC. Supposedly guys, talaga dapat wala na itong sapin, pero since hindi sementado itong aking area kung saan sila nakalagay, nilalagyan ko pa rin ng sapin. Yun nga lang, ang cons nun, mas madalas akong maglinis ng sahig kasi nga naiipon yung dumi, yung mga ipot ng ating mga alagang pugo. And syempre guys, nilinisin ko yung patukan and then papalitan ko yung tubig dito sa kanilang painuman. So, lilinisin ko rin. So, ganun din guys, gagawin ko dun sa kabila. So, in total, andi dito is 200 heads. So, maliliit yung ating mga DOC. Pero actually, ano na sila, parang 13 days na sila ngayon. And so far, so good naman. Humahabol sa paglaki kasi nagpalit ako, nag-shift ako ng chick booster from other brand to Limcoma. Ah, Lucky 4, sorry. Lucky 4 aphids na chick booster kasi mas maliliit yung mais. Yung unang nabili natin ay napakalaki ng mais, natitira lang dito sa ganitong patukaan. So ngayon, hindi na masyadong natitira yung mais, and yun nga lang, hindi naman maiwasan na maiiputan ng mga pugo itong ating patukaan. So guys, let's go! Panoodin na natin to. So tatanggalin ko muna guys yung painuman, and then yung kanilang patukaan, iaalisin muna natin para maalis natin yung sahig, itong inilagay natin na sapin dito sa sahig ng ating brooder cage. Kung makikita nyo guys, ito na yung patukaan. So talagang malakas tumuka itong ating mga DOC, and yung kanilang patukaan na iiputan talaga. So kailangan nating linisin yan, and hanggat maaari, patukain natin ng patukain itong ating mga DOC para mabilis, maboost ka agad yung kanilang paglaki. So makikita nyo guys, ang dumi ng sahig natin. So ayan, kita nyo, ito ay Manila paper. So ito ay ating tatanggalin, and then papalitan natin ng bagong papel. So hindi ko patanggalin talaga ang pagsasapin kasi nga, lupa yung sahig natin, malamig sa gabi. So mas maganda, mas maigi na may sahig pa rin nga siya. Yun nga lang, syempre medyo magastos kasi lagi tayong nagpapalit ng sapin. Ito guys yung inihanda ko na Manila paper. So ilang piraso din to, 3 pesos ang isa dun sa nabilhan ko. So talagang ito na yung ginagamit ko kasi nga hindi ako makahanap ng dyaryo. And para sa akin, mas komportable akong gamitin to. Ayun nga, so hindi natin may iwasan na mabulabog itong ating mga pugo kapag meron tayong ginagawa doon sa loob ng kanilang cage. Especially itong ginagawa ko ngayon, nililinis ko. So pinapalitan ko yung sapin, yung sahig ng ating brooder cage. Talagang hindi maiiwasan na mabulabog itong ating mga DOC. So normal lang yan guys. Kung araw-araw nyo naman ginagawa, masasanay naman yung mga DOC nyo. Kung nakikita nyo naman na healthy sila, wala namang magiging problema yan. So ito na nga, nahirapan lang ako kasi nga nag-ipon-ipon itong mga pugo natin dito sa area kung saan ko ba iniikot itong ating tatanggalin na Manila paper. So kailangan kong itaboy-taboy sila. So ayan, and then yun kagaya yan guys, so kita nyo, ayaw talaga nilang umalis, so napakarami pa dun sa sulok. Yan, inisa-isa ko na lang kasi talagang wala akong choice, kailangan ko talagang palitan to kasi nga medyo nababasa na rin kasi ang dami nila, 200, so nababasa rin kapag sila ay umiinom. So yan guys, medyo malapit na ako matapos na tanggalin to, and then papalitan ko na ng panibagong Manila paper. So kailangan ko talagang maglagay kasi nga malamig, ulan rin ng ulan ngayon. And ito na nga guys, so ito yung Manila paper. So sabi ko nga sa inyo, 3 pesos lang, depende pa rin yan sa inyo kung gusto nyo bang Manila paper or kung gusto nyo dyaryo. Pero kung maganda naman yung building at hindi masyadong malamig, mas maigi na
after 5 days or 5 days ng inyong mga DOCA, huwag nyo nang sapinan para nga hindi mag-ipon-ipon yung dumi dun sa kanilang mga paa. So ayan guys, sumakita nyo, nabubulabog talaga yung ating mga DOC. Pero sabi ko nga, normal lang yan, wala naman yung magiging problema. Kapag naglagay kayo or kapag na-stress, hindi naman masyadong ma-stress yan kasi hindi naman talaga sila masyadong mapapagod sa ginagawa ko. So ayan guys, so itong brooder cage natin guys ay 2 feet by 7 feet. So medyo mahaba siya, kaya tatlong Manila paper yung kailangan kong gamitin sa pagsasahig. So ayan nga, nagkukumpul-kumpul na sila dun sa may area kung saan meron ng Manila paper. So mahirap guys, kasi ayan nga, nagsusuot-suot pa sila dun sa ilalim. So kailangan kong i-check, baka meron akong naipit or baka merong mapirat na mga pugo. So mahirap pag namatay sila dyan sa ilalim. So ayan guys, makikita nyo, mukhang masaya na itong ating mga pugo. So ayan talaga, hindi ko maiwasan guys na maipit sila dun sa ilalim. So kailangan kong i-double check talaga. And then guys, after ko naman talagang mapalitan yung sapin, tinuloy-tuloy ko naman yung pagtatrabaho dito nga para ma-maintain natin na malinis and healthy yung ating mga pugo. So ayan guys, ito na yung itsura ng ating brooder cage kapag napalitan na natin ng sahig. So napakalinis na. And then balik na natin yung ating painuman at patukaan. So ito guys, lilinisin ko yung ating patukaan. Kung makikita nyo naman, puro ipot yung patukaan. And then syempre natira na nga yung mga malalaking mais na hindi na gustong tukain ng ating mga pugo. So ang gagawin ko dito, ipapatuka ko na to sa ating mga manok para hindi naman masayang. So may silbi pa rin itong ating patuka. Ayan guys, sumatay na abang na abang yung aking mga manok. So ayan, nihahagis ko lang dun sa bakod para matuka nila. Then after nyan guys, lilinisin ko na yan. Wala namang special guys sa paglilinis ko ng ating patukaan. So kinakayod ko lang naman yung mga natirang dubikit na ipot na may halong patuka dito sa ating patukaan. Para syempre kapag nagpalit tayo or naglagay tayo ng patuka ulit, malinis-linis na yung ating patukaan. So mas maganda guys na medyo mataas yung gilid ng yung patukaan para kapag nagkaibot or nagkakahid yung mga pugo, hindi matatapon, hindi masasayang yung inyong mga patuka. So ayan guys, after kong nilinis to, syempre nilagyan na natin ng patuka. So nilagyan natin ng tig isang tabo itong dalawang patukaan. Kaya dalawa yung patukaan ko guys, para makasigurado ako na itong ating mga pugo lahat ay makakatuka. Kasi pag hindi yan nakatuka, so may iwan sa bigat, may iwan sa laki. So mas maganda na madami kang patukaan. And syempre maganda rin na madami kang painuman. So ito guys, ibabalik na natin itong ating patukaan dito sa loob ng ating brooder cage. Talagang abang na yung ating mga pugo. Kasi nga, wala namang ginagawa yan kundi tumuka ng tumuka lang dito sa kanilang cage hanggang sila ay lumaki. And guys, itong natanggal natin, tatapon na natin yan. So, patloban muna natin itong ating brooder cage habang maglilinis naman tayo ng painuman. Okay? So, ito nga guys, yung ating malaking painuman. So, makikita nyo, medyo madumi na siya. Naiwan yung mga feeds na galing sa tuka ng ating mga pugo and then dun din sa maliit nating patuka, painuman. So, lilinisin natin ito and then papalitan natin ng tubig. And ito guys, ating painuman. Wala ring special naman sa paglilinis nito. Kung makikita nyo naman, ihanda ko lang. So, hugasan ko. Tatapon ko muna yung tubig. Syempre, yung mga natirang tubig dito kasi medyo mainit na yan. Dahil nga ng init ng ilaw dun sa loob ng ating pugoan. And syempre, medyo may amoy na yan. Kasi nga, hindi natin maiwasan na meron ding ipot na umahalo doon sa ating painuman. And syempre, yung mga natitirang mga feeds na kumakapit nga sa tuka ng ating pugo na naiiwan dito sa ating painuman. So ito nga guys, hindi naman special yung paglilinis ko, kinuskus ko lang. Guys, hindi ako gumagamit ng sabon. Tatandaan nyo, hindi tayo gumagamit ng sabon kapag naglilinis tayo dito. Or kung gagamit tayo ng sabon, edi siguraduhin natin na talagang babanlawan nating mabuti para hindi maiwan yung mga sabon or yung debris ng sabon doon sa inyong painuman, kasi baka mag-cause yan ng sakit or kung ano mang infection or kung ano man na malason yung ating mga alagang pugo. Okay? So ayan guys, niluglugan ko lang mabuti yung painuman. Nakailang luglug ako dyan, kinuskus ko rin yan ng kamay ko para makasigurado ako na yung mga lumot-lumot ba na nandyan sa ating painuman ay ating maaalis.
Ganyan din ginawa ko guys dito sa padalawa natin na painuman. Diba guys, so nung malinis na yung ating painuman, nilagyan ko na to ng tubig. Tapos sinigurado ko naman na hindi mainit yung tubig na inilagay natin dito kahit galing ko sa dipo. Ganun din guys, gawin nyo ha. Siguraduhin nyo na yung tubig na ilalagay nyo sa inyong mga painuman, syempre hindi mainit. Dapat, mas maganda kayo medyo malamig kasi nga mainit yung brooder cage natin. So pag medyo malamig yung nilagay nyo, so matatagalan bago mapainit ng ilaw yun, and then kailangan nyo na ulit palitan. So everyday tayo nagpapalit guys ng tubig. So ito na nga, okay, ilalagay na natin yung painuman natin dito sa loob ng ating brooder cage. So yung malaki, makita nyo guys, uhaw-uhaw yung ating mga pugo, and then ito yung maliit. And then tatakluban na natin para makapagpahinga na yung ating mga pugo. Guys, so makita nyo, napakaganda ng ating mga DOC. So ayan, makita nyo ang kanilang paglaki. So kung kayo nag-aalaga nito guys, matutuwa rin kayo kasi masusubaybayan nyo yung paglaki ng sarili nyong mga pugo. So guys, ito naman yung 150 na DOC natin. So medyo malalaki na rin sila. So hindi ko nalilinisin muna yung sapin nila kasi tuyo naman, kasi maliliit pa yung ipot. And meron pa naman patuka. Okay naman, nalagyan ko na rin ng tubig. So far so good pa rin itong ating mga DOC. So hopefully talagang lumaki ito ng magaganda para makapagpaitlog tayo ng madami. Kasi sobrang lakas talaga ng itlog ngayon. Alam natin yan na meron na mga shortage ng supply ng itlog ng pugo. So mahal rin yung presyo kasi nga kulang sa supply. And yung mga kasamahan natin pa rin dyan sa norte, hanggang hindi tinatamaan pa rin ng bird flu. So sana po ay matapos na yan para lahat tayo ay makabango na sa ating mga pagkakalugi. So ito guys, ang inyong Kuya Ace na lagi nagpapaalala na nandito ako kapag usapang quail farming journey. So PM lang kayo sa akin, comment kayo sa ating comment section, and sumasagot ako. Medyo busy ka lang ngayon, pero ginagawa ko yung best ko para ma-replyan kayo lahat sa mga inquiries ninyo. So once again guys, ito ang inyong Kuya Ace ng Lakbay ni Alas, and mag-iingat kayo palagi.